Nako, hindi ko rin alam at hindi ko rin maintindihan kung bakit nakipagkita itong si Olive kay Julie. Pinaniwala po kasi ni Mama Julie sa akin na may sakit siya. Kaya nakipagkita po siyang personal para humingi ng tawad. Anak naman, nako. Mayada, napagsabihan ko na ho yan. Ganyan ho talaga yung punso namin eh. Mabilis magtiwala, kaya yan. Mabilis na uuto. Kuya! Aray! Hindi. Pero nangyari na huwag nangyari. Masalamat na lang ako sa Diyos at buhay kaming dalawa. Pinaka-importante sa lahat. Kasama na huwag kami. Yeah, what's up? Pero mag-iingat pa rin kayo ha. Kasi mamaya balik lang kayo ni Julie. Bakit? Bakit, Olive? Nung iniwan po namin kasi si Mama Julie tsaka yung kasabot niya, sugatan po sila pareho. Kuya, paano kung napatay natin sila? Hindi, Bunso. Masamang damo yung Julie na yun. Sigurado makakaligtas sila. Tsaka malayo naman yung tama nila sa bituka eh. Ang pagandaan natin, yung posibilidad na balikan niya tayo. Si Ate Gail? Anong tungkol kay Gail? Puntahan po natin siya. Kuya Miro? Sige. Ate Char, alis lang po kami ni Nahilda, ha? Babalik po ako mamaya. Sige. Mauna na lang ako. Kaingat mo yun. Oo, sige. Shady, ha? Yung timing ng discovery mo na may tinatago si Hilda at yung pagpalit ng password ni Jack sa cellphone niya at sa tablet niya. Masyado naman yatang coincidence yun. Exactly! Kaya I'm more convinced now na may affair talaga sila. Pero masyado silang maingat, Doris, ha? Lagi na lang nakamuntik-muntikan mo na silang mahuli. But you always end up. Nga. Not this time, Vivian. This time, I'll make sure na malalaman ko kung anong sikreto ni Hilda. Kumalma ka lang, anak. Ha? Huh? Kung kasi maalis sa isip ko, kung hindi po ba nakaligtas si Mama Julie, ibig sabihin po ba nun, ako yung nakapatay? Hindi, anak. Kung hindi man siya nakaligtas, self-defense ang nangyari. Una, kinidnap ka niya. Pangalawa, gusto ka niyang patayin. Pinagtanggol mo lang ang sarili mo, ha? Ate Gail? Olive? It's okay. Olivia Galang? Pwede ka ba namin may imbitahan sa presinto? May nag-report sa amin. May namataan daw na dalawang individual sa isang compound. Nung pinuntahan namin, nakita namin sina Julie Balbastro at Christopher Ibuyan alias Tupe sa isang hukay na may mga labi na mga bata. Pareho silang sugatan nun. Kaya isinugod namin agad sila sa ospital. Pinuntahan namin ang bahay ni na Julie. Ang naabutan namin, si Gail Conrado, nakagapos. At ikinuwento niya sa amin na kinidnap ka ron ni Julie. Paano ka nakatakas? Ayun ka umi ospital! Ate Char, isugutin natin si Kuya Miro! Hindi nga siya pwede sa ospital! Hindi mapayag si Miro! Nagmagandang loob lang po tumulong sa akin. Pagkatapos niya po akong mailigtas, umalis na po siya. Natakot po madamay. Si alias Tupe ay matagal ng wanted. Isa siya sa mga miyembro ng sindikatong nangingidnap ng mga bata para ibenta ang mga organs 16 years ago.
at inamin niyang sangkot si Julie sa sindikatong yun. Sir, kasama po kami sa mga batang yun. Naalala niyo po ba yung kwento ko nung huli? Kaya ka namin inimbitahan dito. Natanto namin na yung sindikato ni Julie ang ikinukwento mo. At gusto rin namin na malaman mo na paglabas nila alias Tupi sa ospital, ay diretso na silang kulungan. Nakukulong po si Mama Julie? Oo. Mabibigyan na rin ng hustisya ang mga batang na biktima nila noon. Kasama ka at mga kapatid mo. Mabibigyan na rin ng descending libingan ang mga batang nilibing nila sa compound. Sasampahan mo ba ng kasong kidnapping si Julie? Handa ka namin tulungan. Salamat po, sir. Pero hindi na po. Sapat na po sa akin yung makukulong siya. Kasi pag sinampahan ko po siya ng kaso, eh magkikita pa po kami sa korte. At ayoko na po magtagpo pa yung mga landas namin. Gusto ko na po siyang kalimutan. Usapan niyo, anak. Okay na po, Nay. Hindi na po ako magagambala ni Mama Julie kahit kailan. Dahil makukulong na po siya sa ginawa niya sa amin at mga batang na biktima po ng sindikatong kinasasangkutan niya. Salamat, Sir Jones. Sabi po sa akin ni Kuya Miro na si Kuya Nonoy daw po namatay po siya noong araw na dapat tatakas kami. Nabigyan natin po ng hustisya ang pagkamatay niya.